Yan, kapag po naka-open yan, wala kang boost. Walang boost. Pero unti-unti mong isara. Okay, yan. Yan. Bukas. Bukas. Yun. Diba? Ganun po yan. Opo. So, magdadala po niyan ay yung turbo actuator. Driven po yan ng ECU. Yan. Yan o. Kukunin natin yung comparison ng dalawa. Yung mga electronic versus... Ay, iwa. Ito yung electronic niya. Ito yung testing niya kahit nasa taas? Ha? Hindi. Kung nasa taas na. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga pops, mga sir, mga ma'am. Nandito naman po tayo sa konting tawag dito, tips. Yan. Mahirap kasi yung tutorial eh. Hindi naman tayo nag-tutorial. Bibigyan lang tayo ng konting tips. Yan. Kung you know, yung comparison ng mga electronic turbo actuator or electronic turbos, mga ganyan, versus dun sa mga air-aspirated turbo. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. Saglita lang ito, mga pal. Itong i-demo ni Master ngayon, ano to, turbo ng D4D 3.0. Yan. VGT VNT type. Yan. Yan. Papaliwanag ko sa inyo kung paano ito gumaga, how does it really it work, para mas madali natin maintindihan. Ayun. Okay, umpisa natin. Ganito po yan. Once po na mag-start tayo ng engine, okay, ang turbo actuator po ay gumagana na po yan. Yan. So, sinasabi nila pag gumana raw yung turbo, may mga ganun. Hindi. Talagang gumagana ang turbo, pag start mo pa lang, umiikot na yan kasi yung exhaust gas, yan ang magpapaikot dyan. Halimbawa, di ba? Kahit konti lang naman yan, oh. Ngayon, kapag low RPM, may narinig. Okay? Kapag low RPM ka nga, pero sobra ka naman sa boost, automatic ito, gagana ka agad. Magbabawas siya. Magbabawas siya ng boost. Okay. Explain ko sa inyo ito, mga pabsa. Yung sabi nila na kapag overboost, okay, lalabas daw yung extra boost. Ayan, lalabas daw yung extra boost. Hindi po ganun. Okay. Ang mangyayari po kasi yan, mag-o-open po yung, let's say, kung ano mang klaseng turbo meron ka, mag-o-open yung, kung old school ka, yung wastegate. Mag-o-open yung wastegate. Kung VGT, electronic ka naman, VNT, mag-o-open tong vanes dito. Ayan. Yun. Hindi po lalabas yung boost, kundi sisingaw lang po yung boost dito sa exhaust. Hihina lang po yung ikot. Ayan. Hihina lang po yung ikot. Okay. Let's say, ganito po. Kapag po yan, naka-close. Ayan. Solid po ang boosting. Okay. Kapag po ito naka-open, yan. Kapag po naka-open yan, wala kang boost. Boost. Pero unti-unti mong isara. Unti-unti mong isara to, sir. Ito. Yan. Patulong. Unti-unti mo ngayon to, sir, isara. Yan. Kasi nakabukas yan. Eh. Unti-unti mo lang siyang isara. Para makita mo kung unti-unti rin tong papalo. Yan. Kaya minsan nawawalan ka ng boost. Yan. Kaya minsan low power. Kasi, yan. Ito ang magdadrive niyan. Yan. Kasi kaya ka mawawalan ng power kasi kahit naka-full throttle ka, hindi naman umiikot. Sige, sir, bukas mo lang. Yan, kahit naka-full throttle ka, hindi naman iikot ang turbo kasi nakabukas yung VGT. Ngayon, sir, kapag tinargaan ko ng hangin, unti-unti mo lang siyang isara. Okay? Yan. Yan. Bukas. Bukas. Yun. Diba? Ganun po yan. Opo. So, magdadala po niyan ay yung turbo actuator. Driven po yan ng ECU. Okay? Yung RPM, diyan po binabasa ng RPM. Kasi wala na siyang pakialam dun sa boost.
paano pag nag-malfunction? Yun, pag nag-malfunction po yan, is either na overpower ka, di ba? Pag nakasara, sobra, woo, may umugong. Bubusugin yan yung mga hose mo. Bubutasin yan yung hose, pwede pumutok. Pumutok talaga. Yan, sa mga NP350, yan ang mga sakit. Dun sa mga NP300, yan, sa mga Navara, yan, sa mga 4D56 Montero, pumuputok yung hose. Kasi pag ito, nag-stack up open, or stack up close, putok. Pag naka-stack up open naman, wala ka naman power. Yan. Yun. Kaya rin nagkakaroon ng black smoke. Yan. Kapag nagkakaroon ng black smoke, minsan, kasi ito, naka-open. Ngayon, nangyayari, wala kang boost. Ayaw umikot na ito eh. Mag-overfed ka ngayon ng diesel. Kulang ka sa hangin. Kaya sobrang itim ng usok. Black smoke. Yan, ganyan. I-reach ka sa diesel. Ngayon, may mga circumstances na, okay, gumagana ang actuator mo, pero mausok ka pa rin. Yun. Kapag mausok ka, meaning to say, minsan ang kadahilan niya, nauubos na itong impeller. Pag nauubos yung impeller niyan, kulang ka sa boost. Marami ka na namang supply ng diesel doon sa combustion. Uusok ka na naman. Kaya dapat, para bigyan ko kayo ng tips, no, para kung sakali man na mangyari sa inyo yung ganun, paano nyo malalaman, okay? Dito, pag nakasara po kasi ito, yan, kapag nakasara po kasi yan, yan, dito po makikita yan sa distance. Yan, yung distansya po ng impeller dito. Pag nakita nyo po, napakalaki na ng distansya. Yan, maglo-low power ka na po yan kasi konti na lang po yung nasasagwan yung hangin. O, hindi katulad nyo ito, almost 0-0 pa talaga yan, no? Yan. Almost 0-0 pa yan. Kaya lakas ng hangin. Yun. Diba? Ganun po yun. Checkin nyo po kung baka matulis na. Kapag sobrang tulis na ng impeller, wala na. Pwede ka magpalit ng cartridge lang. Okay. Sa mga nagtuturbo, mayroong napapalitan ng cartridge lang. Yan. Mayroong napapalitan ng cartridge lang. Yung iba naman, palit na ng buo. Palit na kasi may mabibili kang ganitong buo mismo eh. Ang mahirap lang kasi sa mga sa VGT, yung timing nito dito sa loob. Kasi may dowel pa ito sa loob eh. Pag nagkamali ka niyan, eto, maaaring madisgrasya maputol sa loob. Ayan. So, yan. Kaya dapat naka-timing din yan mamaya. So, ito yung turbo actuator, electronic. Okay. Ngayon, pag start mo pa lang, gumagana na yan. Kaya binago na yan ng makabagong panahon. Okay, binago na yung mga old school. Kasi sa old school, hindi talaga matansya kung kailan talaga siya bumubukas. Yung mga old school type naman, yung mga ganito. Ayan, kaya meron yung iba sa group, sabi nila, di ba, sir, bakit yung turbo actuator ko naka-stack up? Sira na ba yan? Hindi po yan sira. Hindi lang po talaga kasi kahit hilay mo ito ng plies, hindi mo talaga ito mahihila. Ganito ito katigas, ang tigas niya. No? Ito yung ngayon yung wastegate type. May pitcha lang yan sa loob, kapag sobra na yung boost, bubukas yun, hihina lang yung ikot ng turbo, yung turbina. Kaya binago na ng makabagong panahon, ginawa ng electronic, para makuha yung accuracy ng boosting. Walang nasasayang, walang overboost, walang premature. Kasi yung premature, yung minsan pag lupay-pay na itong actuator, pag lupay-pay na yan, konting boost mo pa lang, bumubukas na to, nasisipa niya na kaagad. So, naglo-low boost. Ngayon, ano ba yung mas matibay sa dalawa? Yan ang magandang tanong. Mas matibay pa rin po itong old school. Ayan, mas matibay to kasi wala itong inuubos na carbon. Ayan, wala itong pinupunding electronic. Kaya mas matibay to. Ayan, mas matibay to. Sa mga racing, mas ginagamit nila yung ganito. O kaya, ang gagawin nila, okay, papatayin nila to, tatakpan nila itong butas na to. In between sa line ng intake, maglalagay sila doon ng blow off valve. Okay. Yun. Para talagang sila na magtitimpla kung kailan siya magbubukas. Yun. Ganun yun. So, dinadino test nila yun. Tapos sa kanila ititimpla yung blow off valve. Kung kailan siya bubukas, kung kailan siya dapat magstay. Yun. Ganun ng blow off valve. Yun. Eto, pwede mo rin itong gamitan ng blow off valve. Kaya napapatay mo to. Ngayon, ipapadino mo to kasi kailangan to i-calculate yung air to fuel mixture. O, kasi minsan, ang ginagawa naman ng iba, pinapatay nga ito, lalagyan ng blow-off valve. Ang problema, hindi naman nila kalkulado kung kailan. Kaya minsan kapag kasi magkaiba yung wala kang load. Doon sa naka-idle ka lang. Yung walang load, diba? Tapos gaganyan mo, gaganyan nga naman yung, tataas nga naman yung RPM. Tapos bubukas ang blow-off valve. Pero pag ginamitan mo siya ng load, yung tumatakbo ka na, may cambio na,
doon na siya ngayon parang nadidelay or nag-a-advance. Oh, nag-a-advance. Hindi pa siya talaga saktong-saktong nakakapagbigay ng tamang boost, bumubukas na kagad ang blow-off valve. Or the other way around, okay? Overboost ka na, ayaw niya pang bumukas yung blow-off valve. Yan. So, kailangan dyan ng konting science at saka engineering. Yung mga nagre-rim up, yan, dinadyno test tulad nila Speed Lab. Yan, kaya sila Speed Lab kapag nag-tune ng isang pangkarera or ng isang engine, laging meron niyang kasamang dyno test. Doon nila yan sinusubukan. Oh, para doon din nalalaman sa dyno test kung merong improvement sa ginawang tuning. Oh, kung may kulang pa o sobra, babawasan ng konti. May mga ganun yan. Dito naman, bihira naman ito nasisira. Oy, meron pa palang isa, okay? Meron ka ng ganito, okay? Meron ka ng actuator na ganito na old school. Nilalagyan pa nila ng blow valve. Hindi rin ubra. Eh, kasi nga minsan, napipremature. Wala din. Kasi pag once na nag... gumana na yan, wala na, singaw na yung boost. Yun, lalabas na yung boost. Ngayon, mag-build up na naman siya ulit ng panibagong boost. Yun, parang gano'n. Kaya mabibitin-bitin ka ron. Kapag hindi ka nagpa-dyno test, kapag naglagay ka ng blow-off valve, mahirap hulaan yan. Yun, kahit meron kang gauge ng PSI, turbo boost, control, meron nabibili kasi nun eh. Kikita mo kung ilang PSI, 60 PSI, 51 PSI, accurate yun? Oh, yung PSI, accurate yun. Ang problema pagdating sa loading, hindi mo naman siya mabasa ng accurate unless gamitan talaga ng dyno test. Wala pa eh. Wala pang racing filter eh. Pag merong racing filter, yan, may... lalabas natin yan, mga pop. So, yan. Ito, ha. Ngayon, dito naman sa electronic type, ito naman yung mga maaaring masira pagdating ng panahon. Yun. Minsan, nakakabili ka lang ng ganito lang. Minsan, wala. Talagang kasama yung isang buong turbo assembly. Kaya, isang buong assembly na yun, sasalpak mo na lang. So, takpan mo na natin para hindi na masyado malikabukas. Kaya na siya. Sweet and lovely na ngayon siya ulit. D4 dito na 2.5 non-intercooled turbo. Ito naman intercooled turbo. Ayan. So, ito naman sa... pero parang nabuksan na itong turbo mo. Parang nabuksan na. Kasi in-overhaul. Okay. Kasi ang dami ng ganito. Diba? Ito naman yung intercooler niya. Ayan. Mga pumps, normal lang pong basa yan. Normal lang pong basa-basa yan. Galing po yun sa breather. Ayun. Okay, mga pop. Sana meron naman tayong natutunong kuting tips. Actually, recap na lang po yan. Yan. Medyo review-review na lang po. Master, about sa turbo timer, ano ang disadvantage at advantage sa may turbo? Okay, yung turbo timer, diba? Advisable po talaga na pag kagaling mo ng long drive, ipapahinga mo muna yung engine as idle stage. About 2 to 3 minutes bago mo patayin. Kasi po, itong hot side, ayan, ito po kasi yung cold side. Ayan, marami kasing terminology rito eh. Ito yung cold side o tinatawag na boost side. Ito yung boost side, intake. Ito yung cold side, ito yung hot side. Nagbabaga kasi ito sa init. Nagbabaga sa init to. So, para hindi masira yung shafting ng turbo, ayan. Okay. Para hindi masira yung shafting ng turbo o yung ring seal na tinatawag, pinagpapahinga po muna yan. Pinagku-cool down. So, turbo timer, okay, pwede. Okay. Ano ba ang advantage ng turbo timer? Ang advantage ng turbo timer, syempre, kung sana siyang namamatay. Ikaw magsaset ng minutes, seconds, kung ilang seconds mo gusto bago mamatay, ilang minuto bago mamatay ang engine, kung sana siyang mag-shut off. Okay. Ang disadvantage ng turbo timer, lalo yung mga aftermarket, yung mga China, hindi po minsan namamatay. Yun ang problema. Or sa kasagsagan ng takbo mo, biglang namamatay. Yun. Minsan yung pindutan, hindi mo na maset, may set-set. Yun. Yan. Yan po ang disadvantage lang nun. Pero yung advantage nun, hindi ka na maghihintay. Siya na bahala. Ang problema nun, baka hindi namamatay. Okay. Kung sira ang turbo actuator, cause na ito ng knocking sound, hindi po. Hindi po magna-knocking sound ang engine kapag sira po ang turbo. Ayan. Wala ka lang pong boost. Yun sa Hilux, merong Hilux kasi na mas luma. Merong D4 din at ito. Ito 1KD FTB. Yung sa 2KD FTB. Go ahead.